to my kitchen. In today's video, mag-share na naman ako sa inyo ng isang malagkit recipe. So ayan, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga new videos. So guys, ang i-share ko sa inyo ay napakasarap na malagkit recipe na i-level up na naman natin. So ayan, para sa ating mga ingredients, eto na ang ating mga kailangan. First, kailangan natin ng glutinous rice, Jolly coconut milk, Jolly coconut cream, salt, Jolly cow condensada, Jolly peach halves, buko pandan flavoring. At para sa ating optional ingredients, kailangan natin ng vanilla food flavoring at ang ating sesame seeds. Yan lang po ang ating mga ingredients sa paggawa ng ating level up malagkit recipe, kaya samahan niyo na akong magluto. Para sa ating first step, ito yung aking glutinous rice. Lagay lang natin siya sa isang pwedeng pagsaingan. So, ang gamit ko ay ang aking rice cooker. So, huhugasan ko muna to guys ng 2 to 3 times. Ayan, nahugasan ko na to ng 3 times at maglalagay na tayo ng ating Jolly coconut milk. Ayan, gagamit tayo ng Jolly coconut milk. So, ang kanilang coconut milk ay napakadali lang gamitin dahil easy open ang kanilang can. Next, maglalagay tayo ng salt. So, imbis na sugar ang gagamitin ko, gagamit ako ng Jolly cow condensada. Kalahating lata lang ang gagamitin ko. Then, imimix na natin. So, haluin ko muna siya para matunaw yung ating kondensada. Pag well combined na ang ating mga ingredients, pwede na natin itong isaing na para lang tayong nagsasaing ng regular na bigas. Pakpan na natin to at sasaing na natin siya. Balikan natin to guys pag luto na ang ating malagkit. So, pag malapit na siyang maluto, maglalagay ako ng aking buko pandan flavoring. Then, ihahalo ko lang to. Kung meron kayong pandan leaves, pwede nyong isabay sa pagsaing. Ayan, after natin maglagay ng around 2 teaspoon ng buko pandan flavoring, eto na siya. Ayan, nahalo ko na siya ng maayos. At tatakpan ko to at papalutuin ko pa siya. So, babalikan natin to pag ready na yung ating malagkit. Para sa ating next step, gagamit lang ako dito ng 1 can na Jolly peach halves. Didrain ko lang to. Ayan, after nating ma-drain, kailangan nating ma-slice yung ating Jolly peach halves. Ito yung gagamitin ko, imbis na mangga, ito yung gagamitin kong pang-design at pang-halo sa ating team. Kailangan ko lang itong hatiin ng maninipis. Ito yung gagamitin ko sa ibabaw. Ito naman yung ilalagay natin sa gitna. Kaya dapat medyo malalaki siya. Para sa ating next step, nagtira ako ng 2 peach halves at maglalagay ako ng 1 tablespoon na tubig.
puree lang natin to. Ayan, pag pino na siya, set aside muna natin. Gagamitin natin ito mamaya. Ito na yung ating nasaing na glutinous rice. Yung ating malagkit. Ayan. Nilagay ko na siya sa bowl. Ito naman yung ating na-slice na Jolly Peach Hubs. At kailangan natin ng cling wrap at yung ginagamit guys sa mga pagro-roll ng sushi. So, kung wala kayong ganito, pwede na ang cling wrap. So, ayan, pwede na tayo mag-start. Ayan, ready na tayo mag-roll. Kuha lang tayo ng ating malagkit. Flat lang natin. Ayan, ito na yung nagawa natin. Nakagawa ako ng limang 500ml microwavable tub. So, kung mapapansin nyo, bawas ng isa dahil tinikman ko po habang gumagawa ako. So, ayan, para sa ating final procedure, gagawin natin ang toppings ng ating ginawang glutinous rice recipe. Next, kailangan natin ng Jolly Coconut Cream. So, meron ako ditong saucepan. Lalagay na natin ang ating Jolly Coconut Cream. Ubus natin ang isang lata. Next, ang ating Jolly Cow Condensada. Ang ating na puree na peach hubs. Optional ang paglalagay ng ating vanilla flavoring. And last, ang ating salt. After nating malagay lahat ng ating ingredients, mix lang natin to until well combined. After nating ma-mix, pwede na natin pong isalang sa ating apoy. So, eto guys ay ready na. Punta na tayo sa ating cooking station. Ayan, nakasalang na yung ating mixture. Ang gagawin lang natin dito, lulutuin lang natin yung ating cream. So, itong cream pa lang, ang sarap na ng cream natin. Ng ating coconut cream na ginawa. Ito na yung ating nilulutong cream. Ayan na siya. Ayan, ito ay ready na. So, papatayin ko na yung apoy nito. So, ayan, maglalagay na tayo ng ating ginawang cream. Ayan, tapos na tayong magluto at eto na yung ating finished product ng ating ginawang peach sticky rice roll.
So, ayan yung pangalan ng ginawa natin. Kaya, ready na tayo mag tikiman time. So, magti-taste test na tayo. Ang creamy. Ang sarap niyang may cream. Try nyo to guys kasi mag-i-enjoy talaga kayo dito sa reciping i-share ko sa inyo. Napakasarap niya. Ayan. Bubuhusan natin ng cream. Kasi napakasarap ng cream na nagawa natin. Hindi ako mapapahiga dito sa recipe na to sa inyo. Napakasarap ng cream na nagawa natin. At yung ating sticky rice, saktong-sakto lang yung kanyang lasa. So, sana i-try nyo tong aking recipe ng peach sticky rice roll. At alam ko magugustuhan ninyo to dahil best partner sila ng cream na ginawa natin. At maganda siyang pang negosyo. So, ayan. Para sa pagtatanong ng measurement ng mga ginamit ko, ilalagay ko sa ating description box. So guys, sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!